Barangay Camille Mill. Home Mark is truly the mark of your modern home. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putuli na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mas paihigtingin na ngayon ang panghuhuli sa mga tricycle drivers sa lungsod ng Calapan na hindi maglalagay o walang taripa sa loob ng kanilang mga tricycle. Ito ang isa sa mga pinagtuunang usapin sa ginanap na pagpupulong sa SP Session Hall kaninang hapon na pinangunahan ni Concejal Teddy Flores bilang Chairman ng Committee on Transportation and Communication kasama ang mga opisyal ng FEDOTRIP, PSD, Highway Patrol Group at CTPNP. Ayon kay Concejal Teddy Flores, simula sa araw na maglalabas ng taripa, kinakailangang lahat ng tricycle drivers ay meron nito. Kung wala, huhulihin at magbabayarin ng kaukulang multa na nasasaad sa ordinansa ng lungsod. Ang walang taripa sa loob ng tricycle ay violation. 500 pesos din ang babayaran nila dyan. Ano ba ang gugustuhin na magta-tricycle? Bumili ng taripa na halagang 30 pesos, uhulihin sila na halagang 500 peso. Nasa sa kanila rin yun eh. Kasi kumisan ang totoo, dapat nauuna muna ang disiplina. Pag nawala ang disiplina, kaya kumisan hindi naganda ang takbo ng magta-tricycle, dahil kumisan wala sa disiplina. Pero ngayon, katulad yan, sinabi ko sa kanila na ito hihigpit ang maigi. Huwag naman sila magtatampot. Ang ginagawa ko ng mga kaya tayo binoto ng tao, ay para namang gumanda ang takbo ng ating pamamasada. Ang istriktong implementasyon ng pagkakaroon ng taripa ang magiging solusyon umano sa mga naging suliranin sa mga pasahero na kalituhan sa fare rate o di kaya'y pananamantala ng ibang tricycle driver tulad na nangyari itong ikalima ng Enero kung kailan ipinatupad na ang rollback sa pasahe sa tricycle. Ito rin ang naging kahilingan ng mga opisyal ng samahan ng mga magta-tricycle upang maging pata sa mga kasamahan nilang sumusunod sa pagkuha ng taripa. Ayon kay FEDOTRIP President Rodel Laguerta, marami sa kanilang mga kasamahan ang hindi kumukuha ng taripa, kaya mas mainam-aniya kung hihigpitan na ang panghuhuli sa mga walang fare matrix upang maobliga silang maglagay nito sa kanilang mga tricycle sa kapakanan na rin ng mga pasahero. Positibo namang tumugon ang PSD, Highway Patrol Group at CTPNP na silang manghuhuna sa pagpapatupad nito. Samantala, ayon sa FEDOTRIP, posibleng sa 20 pa ng Enero ilalabas ang bagong taripa kasabay ng implementasyon ng pagsusuot ng bagong tricycle driver's uniform. Susunod, pagdiriwang ng Calapan City Fiesta naging matagumpay. Tampok ang balitang yan sa aming pong pagbabalik. Sa kabuuan, naging matagumpay ang selebrasyon ng Kapistahan ng Santo Niño sa ilalim ng pamumuno ni Executive Fiesta Chairman, City Administrator Attorney Jojo Perez. Bagamat naging maulan, naging masaya pa rin ang selebrasyon. Nagpadagdag kulay sa nakaraang pista ng Santo Niño ang iba't ibang aktibidad na inabangan ng mga mamamayang Kalapeño tulad ng pagbubukas ng karnibal, volleyball tournament, taekwondo at boxing competition, mountain bike challenge, Miss Calapan City, floral parade, ang kauna-unahang Santo Niño de Calapan Festival, grand procession at fireworks display. Ayon kay City Administrator Jojo Perez,
dahil sa tanggumpay ng pagdiriwang ng City Fiesta. Asahan aniyang mas magiging makulay pa ang pagdiriwang ng susunod na fiesta at ng nalalapit na founding anniversary ng lungsod. Well, sa susunod ngayon taon, sa susunod na fiesta, depende yan sa magiging chairman ng City Fiesta, no? Depende sa activities na kanyang gagawin. Pero ang balak talaga namin diyan, nakakasiguro diyan yung Santo Niño de Calapan Festival. Na ito'y gagawin na naming isang ordinansa na parang official religious festival ng lungsod ng Calapan ay yung Santo Niño de Calapan Festival. So yun ang nakakasiguro tayo na yearly ay gagawin na natin yung Santo Niño de Calapan Festival. At gaya na sinabi ko, pinaghahandaan yung kung ano talaga ina-identify natin, kung ano talaga magiging festival, official festival, bukod dun sa Santo Niño de Calapan Festival. Kasi last year, ano nakaraan, nung panahon ni, iba-iba kasing festival ang nangyayari, ano, nung panahon ni Mayor Panaligan, ni Governor Panaligan, nun, yun ay Harvest Festival. And then nung dumating naman si Mayor Brucal, Singkaw Festival. So ang balak namin ngayon, nagkakaroon nga ng meeting, may mga bisita tayo mula sa Manila, no, sa Department of Tourism, na i-identify na natin yung mga, yung talagang official na festival. Ano, pag-aaralan natin kung ano talaga yung festival na nararapat sa atin. At i-ordinansa na natin ito. Nang sa ganun, kahit sino ang mamumuno o kahit sino ang mga mayor na uupo, ay hindi na mababago itong festival na ito. Samantala, isang pasasalamat naman ang ipinaabot ni Attorney Perez sa lahat ng mga sumuporta at nakiisa sa pagdiriwang ng nagdaang kapistahan ng Santo Niño. Gusto kong samantala yung pagkakataong ito na magpasalamat dun po sa lahat ng mga sumuporta, nakiisa, nakisaya sa pagdiriwang ng fiesta. Ito po ay masasabi natin na successful o matagumpay itong fiesta na ito. Pero hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa tulong ng mga iba po pong members ng Executive Committee ng City Fiesta at saka yung mga chairman ng bawat working committees na binuo ng EXECOM. Ano? At sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan na sumuporta at tumulong para maging matagumpay ang nakaraang City Fiesta. Sa inyo pong lahat ay maraming salamat po. Sa atin pong public service, ipinapaalam po ng PPA Calapan sa publiko na simula sa 14 ng Enero, taong kasalukuyan, magsisimula na ang operasyon ng bagong passenger terminal building sa Calapan Pier. Ang terminal fee po ay nagkakahalaga ng 20 piso. Para sa inyong comments at suggestions, mga balita at impormasyon ay nais yung iparting sa aming programa. Tumawag lang po sa TV Net Hotline sa numero bilang 043-288-4240. At yan po, naging kalipunan na aming mga balita para sa araw na ito. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Irish Valyada, magandang gabi.